Welcome back to my channel! So, today's video ang share ko sa inyo ngayon is yung skincare routine ko ngayong taon na to. So, bago tayo mag-start, share ko lang muna sa inyo na last year's nagkaroon na rin ako ng video or gumawa na rin ako ng video about skincare routine. So, kung hindi nyo pa siya napapanood, panoorin nyo na. So, yung link ilalagay ko na lang sa description box. So, syempre, aminin ninyo, hindi kayo kontento. I mean, hindi kayo kontento sa product na ginagamit nyo. So, syempre, kapag may bagong labas na product and maganda yung feedback, so naka-curious kayo. So, ang tendency, bibili kayo nito and gagamitin niyo. So, kapag nagamit nyo na siya and okay siya sa inyo, maganda yung effect ng product na yon, ayun na yung gagamitin nyo. So, diba? Tama ako. So, okay mga ka-dimples, let's start! So, unahin natin itong morning routine ko. So, yung i-share ko sa inyo is yung habang pumapasok ko ako sa office. Since ngayon na mayroon tayong pandemic, naka-work from home kasi ako. So, bago ako mag-makeup, ito muna yung nilalagay ko. So, itong Dr. Sensitive T3 and Aloe Vera Pimple Relief Serum. So, ito siya yung nilalagay ko sa mukha. And after nito, ito namang Jeju Aloe Ice na Sunblock. So, ito naman siya. So, syempre, kailangan natin maglagay ng sunblock to protect our skin. And maganda itong sunblock na to. So, magaan siya sa pakiramdam, walang lagkit factor, and mabilis siya mag-absorb sa skin. Sa gabi naman, syempre, bago matulog, huwag kalimutan maghilamos, shower, freshen up, or kung anong tawag ninyo sa paglinis ng inyong katawan, pati mukha. So, sa paghihilamos, ang gamit ko talaga is itong Rice Water Bright ng The Face Shop. So, yun nga lang, since naubos siya sa kalagitnaan ng pandemic, hindi ako nakabili. So, naghanap na lang ako ng substitute nito. Ito yung na-discover ko, yung Pans Pure White Detox Pollution. So, ito siya. And maganda tong product na to and hiyang ako dito. So, hindi ako nagkaka-pimples dito sa facial wash na to. And kahit saan drugstores, mabibili nyo naman ito. And share ko lang sa inyo. So, sa lahat ng mga pans na product, either cream, toner, o yung other product nila, which is hindi ako hiyang. So, dito lang ako hiyang sa facial wash na to, tsaka yung acne solution. Pero yung ibang product nila, hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako hiyang sa kanila. So, talaga nagkaka-pimples ako, o nagkaka-breakout ako kapag gumagamit ng ibang product. So, after ko maghilamos, kapag may natira pang makeup sa mukha ko, ito yung ginagamit ko, yung Garnier Micellar Water Cleanser. And after nyan, kapag malinis na yung mukha ko, so ito na yung ina-apply ko. Itong tomato glass skin ng sleeping pack. So simula nang na-try ko tong product na to, which is maganda to, so hindi na rin ako masyado nagkaka-pimples. Pero syempre, hindi natin maiiwasan na magka-pimples talaga, lalo na kung meron tayong dalaw. So yung claim na to na glass skin effect, so for me, totoo talaga siya. Kasi na-try ko na to na kumbaga kapag ginamit ko siya ngayon, so kinabukasan yung effect niya, makapapansin ninyo yung mukha nyo is kumikintab. So it's like a clear skin or yung glass skin talaga na kiniklaim na to o yung effect na tong glass skin. So meron din ako share sa inyo ng mga alternate kong ginagamit. So ito which is yung every other day ko siyang ginagamit, hindi araw-araw. Itong toner ng tomato glass skin. So, itong toner na to, maganda tong gamitin kasi mild lang siya. And kahit ipang araw-araw mo, okay siya. Wala siyang hapdi factor. And nakaka-moisturize din ito. So, kapag ayoko naman gamitin yung sleeping pack ng tomato glass skin, so, ito naman yung ginagamit ko. Yung Jeju Aloe Ice ng The Face Shop. So, ito, ginawang ko na ito ng review. So, kung hindi nyo pa napapanood yung review ko regarding sa Jeju Aloe Ice, panoorin nyo na. So, yung link lang ilalagay ko na lang sa description box. So, i-share ko na din yung cooling effect nito. So, yung cooling effect na sinasabi dito is hindi siya yung parang menthol or mint na maamoy nyo and mararamdaman ninyo. So, ito ang napansin ko talaga dito na kapag nilagay mo or in-apply mo sa mukha mo, kahit hindi siya nakalagay sa ref, is malamig siya. So, kumbaga malamig sa pakiramdam. So, honestly, ito, hindi ko ito nilalagay sa ref. So, andito lang siya sa kwarto ko kahit mainit or kahit malamig, hindi ko siya nilalagay sa ref. Pero kapag in-apply mo siya, malamig siya sa pakiramdam and press ko siyang gamitin. Ito, hindi lang sa face ko nilalagay, pati sa katawan ko, ito na rin yung ginagamit ko. And ang napansin ko lang dito, mas maganda na kapag gagamitin mo to is ito lang yung i-apply mo sa mukha mo. So, wala ka ibang i-apply na product kung hindi ito lang. And last, kapag tinatamad talaga akong maglagay ng kung ano-ano sa mukha ko, ang ginagamit ko lang is facial mist.
So, ito yung dalawang facial mist na ginagamit ko. Yung sa Lux Organics na Rose Water Glow Mist. Tsaka itong color green nila, yung Skin Mattifying Mist. So, depende kung ano yung trip kong gamitin. Pero itong color pink na to, mostly sa umaga ko siya ginagamit. Lalo na ngayon, hindi ako maalis ng bahay. So, ito lang ang ginagamit ko. That's all mga ka-dimples. So, I wish nagkaroon kayo ng mga idea sa mga product na ginagamit ko. And yung mga secret ko. So, ayan lang lahat yun. Ayan lang yung ginagamit ko na product. So, karamihan ng mga ginagamit ko sa mukha ko is more on cleansing, moisturizing, and hydrating. So, hindi ako masyadong gumagamit ng mga whitening product, pati mga rejuvenating set. So, lahat ng mga binanggit ko sa inyong product ay mabibili lang ito sa Watson and sa The Face Shop. Disclaimer lang po, hindi po sponsor itong video na to. And reminders, hindi lahat ng product na okay sa akin ay okay sa inyo or okay sa inyo yung product pero sa akin is hindi. This is your guide and reference lang po sa pagbili ng mga products. So mga ka-dimples, don't forget to like and subscribe to my channel and click the bell button para once may bago akong video, ma-notify kayo. So thank you for watching guys. See you to my next video. Bye-bye!